Hello! Welcome back to our channel! Ang video tutorial natin today ay tungkol sa paggamit ng Google app na Jamboard. Jamboard is an interactive whiteboard and part of the G Suite family. Ang Jamboard ay isang collaborative tool. You can add people to jam simultaneously. Let's have some walkthrough. Open your Google browser. Make sure that you log in your account. Sa upper right top, click the 9 dots. Hover below and look for this icon. Double click to open. As you can see, mayroon na akong dalawang Jamboard activity. Dahil gagawa tayo ngayon ng bago, click natin yung plus button na matatagpuan sa ibaba. We will create new jump. Okay, ito yung interface niya. Palitan muna natin yung title ng ating jump. Lagay natin, Gawain 3. And then click OK. Isa-isahin natin yung mga tools na ating nakikita ngayon. First, nandito yung expand frame bar para siyang pages. Ito ay aabot hanggang 20 frame bars. Next is, meron tayong undo, redo, zoom in and zoom out, the background, so yung nakikita nyo ngayon yung default niya, and the frame. Balikan natin yung background. Sa background, may iba't ibang choices. Pwedeng dots, rules, para siyang notebook lang, squares, graph, blue background, and block. So, babalik tayo sa default. Mas prepare ko yung default para kasi siyang isang malaking bond paper or whiteboard. Okay. Dito naman, sa mid part, dito sa bandang kaliwa, makikita natin yung mga tools niya. We have the pen, eraser, select tool, sticky note, add image, circle, text box, and the laser. So, dito sa pen, meron din siyang pagpipilian. We have also marker, highlighter, and brush. And pwede rin tayong pumili ng available colors. So, let's try the pen muna. Hi! And then, piliin ko yung marker and then palitan ko ng color. Hello! By the way, ang Jamboard is magagamit din natin using our small gadgets. Maaari tayong mag-download ng app, punta lang sa ating Play Store. And then, next is the highlighter. Kamusta? And the last one, we have the brush. Mabuti. Oh. Right now, ang ginagamit ko ay ang aking mouse. Kaya hindi ganun ka-perfect yung aking pagkaka
sulat na mga example na salita. Okay. Halimbawa naman, nagkaroon ka ng mali sa iyong inilagay, you could use this eraser. Pwede mong burahin. Halimbawa, itong letter O. Saka yung L. Mas gusto mo na mas gusto mo siya na lakihan. Then yung perfect yung pagkakabilog. Ayan. And then, kung sakali naman na you want to delete the whole area, pwede naman you choose clear the frame. Ayan. Kung naisipan mong ibalik, just select the undo button or the redo. Okay, let's continue. Pwede nating gamitin yung sticky note as teachers, since ito nga ay interactive collaborative area, working area sa mga bata. Pwede tayong maglagay ng ating instruction sa gawain para sa mga bata. Pwede nating piliin yung sticky note since mas eye-catching yung kanyang, may different colors ka din na pwede pagpilian. So, halimbawa, maglalagay tayo ng panuto. Isulat ang iyong buong pangalan. Then save. Kapag kinlik mo yan, may makikita kang tatlong dot sa inyong settings niya. Pwede mong i-edit, i-duplicate, or i-delete. And then, pag ikinlik-drag mo naman, pwede mo siyang ilipat ng area. And then, pwede mo ring i-resize. Just click and drag lang naman. Yan, highlight lang. Okay. And then, pwede rin naman yung text box. Halimbawa, ayan na yung nais mong gawin ng mga bata. And then, gusto nilang magbigay ng sagot, pwede nilang gamitin yung text box. Meron ulit siyang settings, edit, duplicate, delete, or may options siyang send to back, send backward, or send to back. Pwede niyang i-resize. And then, katulad kanina, pag lumabas yung arrow, pwede niyang ipat ng pasok. Okay. And then, kung ibabalik na sa'yo ng bata at i-present yung kanyang gawain, pwede niya ring piliin yung laser para i-emphasize sa'yo yung kanyang sagot. Habang tinatanong mo siya. Okay. So, halimbawa, gagamitin natin to na activity para sa ating mga estudyante. Of course, kailangan na lagyan natin ng malinaw na panuto kung ano yung kanilang gagawin. Kung ito na yung ipapadala natin, i-delete ko muna yung aking sagot. Burahin ko muna yung aking sagot. And then, dadagdagan ko ng panuto. Gagamit ulit ako ng sticky note. Panuto, iguhit ang iyong naramdaman sa katapusan ng kwento. And then, iayos lang natin ang ating sticky note. So, may dalawang ways kung paano magbibigay ng sagot ang ating mga estudyante. Una, pwede nilang gamitin yung marker sa pagsulat ng kanilang sagot. Pwede rin nila itong gamitin sa pag-drawing ng kanilang sagot. Maaari din naman nilang piliin yung circle shape dito sa ibaba kung gusto nila na perfect yung kanilang emoji na bubuoyin. Papakita ko lang sa inyo. Yan. And
Kung gagamitin nila yung kanilang imagination, pwede nilang gamitin yung mga available dito sa pen tools. Kung anong kulay, or kung alin sa mga apat na yan yung kanilang choice na gagamitin. Example, gagamit ako ng highlighter and then black para sa eyes. And then gagamit naman ako ng red para sa lips. And kung pwede nila, may idadagdag sila or may babaguhin sila, again, pwede nilang gamitin yung ating eraser. At kung nais naman nilang i-reshape yung kanilang circle, lakihan or liitan, i-click lang nila. So, pwede nilang i-resize. Alright! So, halimbawa, nais ko nang ipadala itong gawain na to. Kaya lang, sa page 2 ko siya na ilagay. Balikan natin yung page 1, walang laman. Pwede nating i-duplicate yung ating ginawang mga sticky note. I-click lang natin. And then, duplicate. Tingnan natin kung gagana yung shortcut key. Ayan. So, I use Ctrl-C and Ctrl-V. As our shortcut key. Okay. So, paano muna ipapadala sa mga estudyante mo? Dito sa pinakataas sa kanan, mapapansin nyo na pag tinapat ko yung aking mouse, nakalagay dyan, private, only to me. So, para maging editable sa ating mga estudyante, click it to share. So, magpa-pop up itong message na to. Kailangan natin sendan via email yung ating mga estudyante para maging co-editor sila. So, pipiliin ko yung aking isang account. Ayan. So, nakita nyo, naging editor yung settings nito. And then, para ma-notify sila sa binigay mo na email, lagyan na rin natin ng message. Magandang araw, pakibuksan at gawin ang Jamboard activity na ito. Maraming salamat, Ma'am Laba. And then, click it and then send. Just share it anyway. Person added. Ayan, nakita niya ba yan? Person added. Ibig sabihin, yung link invitation na ibinigay ko through email, meron ng kakayahan yung aking sinendan na buksan ang Jamboard activity na ito sa kanyang gadget, PC or laptop, at maaari na niyang simulan ang kanyang gawain. So, tingnan natin yung output na ginawa ng aking pamangkin. She is only 6 years old. So, tinignan ko kung kaya bang i-utilize ng isang incoming grade 1 pupil ang Jamboard app na mula kay Google. Let's find out and watch this video. Hi! Checking my niece's artwork. She is only 6 years old and I am utilizing Google Jamboard. Ayan, so nagpagawa ako sa kanya kanina. So nagpagawa ako ng Google Jamboard activity for her.
ito yung kanyang output. Ayan. Kahit ako nagulat din sa ano niya, sa output niya, nakakatuwa naman. Very good, Clarice. Good job.